redemption's bed is unrelenting. Your love goes on. Your love goes on. When the world gives way, you carry us with your endless grace. You cover us. Everybody dance, go! Woo! As we sing, your love is relentless. 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 The time is up, we're chasing shadows. You gave the world the light to follow. When the world gives way, you carry us with your endless grace. You cover us. God, as we say, your love is relentless. 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 So today, let's sing together. So come on, I want to see your hands up. As we declare, come on, sing with us. Tearing through the veil of darkness, breaking every chain, you set us free. Fighting for the furthest heart, you gave your life for all. Come on, all together. Tearing through the veil of darkness, breaking every chain, you set us free. Fighting for the furthest heart, you gave your life. Come on, from the front and the back, let's all jump, 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 jump. At the count of three, we will say that this love is relentless, okay? 1, 2. Your love is relentless. 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 Come on, give him a clap offering. Thank you, Jesus. For your love is truly relentless. You will never let us go. You will never leave our side, oh God. And so today, you might have come here today bringing this problem. Maybe you're feeling confused with what's going on with your life. Maybe for some of you students, you're still confused kung tama ba yung course sa pinili mo. Maybe for some of you that are working already, maybe you're thinking, tama ba yung pinasok kong trabaho? Am I stuck? But here's the thing, brothers and sisters. God is with you. That's only what I want you to know right now, that God is with you. God is with you, journeying with you through every hardships, through every trouble that you're experiencing. Our God will never leave us. And so today, we come into His presence, seeking to know Him more, asking for His guidance. For His guidance to allow us to see what vision and dreams that He has for us. Come on, if you're ready to surrender all your problems and your trials to Him, and somehow see
in God's vision and pray that we see everything in His vision for us. Today, I invite you now to make the sign of faith in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you, for we know and we are already declaring that you will help us see the dreams and the promises that you have for us, Lord. Whatever the problem, whatever problems we have, whatever confusion that we have, whatever trouble that we have, we know that you are there with us, journeying with us. That's why we know we could hold on to you, Lord. As you continue to work in our lives, Lord, to work in molding us to be more like you, O Jesus. So we sing to you. You came to the world you created, trading your crown for a cross. You willingly died, your innocent life paid the cost. You're counting your stature as nothing. King of all kings came to serve, washing my feet, covering me with your love. We need more of you, God. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Yes, Lord, more of you and less of us. We need you, O Jesus. Take everything, O God. Our hurts, our problems. So come on, we sing. You are my life and my treasure, the one that I can't live without. Here at your feet, my desires and dreams I lay. Come on, sing louder. Here at His feet, come on. Here at your feet, my desires and dreams. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Oh, Lord. Father, I praise us, oh Lord. Change me like only you can. Here in my heart, in your hands. Father, I pray, make me more alive. Jesus, this world is dying to know. Father, I pray, make me more alive, Jesus, more alive, Jesus, make me more alive, Jesus, if more of you means less of me, take everything, yes, all of you. Come on, lift your voices now. If more of you means less of me. Come on, one more time, just you. If more of you
today, Lord, as you take everything, every problem that we have, oh Lord, we have the courage to declare, to trust in your name, oh Father, for we know that your name will never fail, that your name is always going to be with us. So that's why today we sing with confidence this song. Come on. Overwhelmed, but I won't break. Through the battle, I will say, your grace will be enough. Your grace will be enough. And under fire, but we won't fall. We will never be alone. You'll always be enough. And you'll always be enough. Now in God we trust. In His name we hope. And I know God will not be shaken. God is here with us. He's already won. I know God will not be shaken. God will not be shaken. Yes, Lord, you will never be shaken. So come on, sing to Him now. We will follow where you go. We will trust in the unknown. I know you go before. I know you go before. Lead my heart now in your ways. For we're carrying your name. Your promise never fails. Your promise never fails. Now in God we trust. In His name we hope. I know God will not be shaken. God is shaken. Yes, Lord, we will never be shaken, God. So today, we lift a song of praise to you. Come on. You finished what you begun, forever strong in your love. Your name is sure, and you will fight for us, our hope forever secure. Come on, all together, let's sing. You finish what you've begun, forever strong in your love. Your name is sure, and you will fight for us, our hope forever secure. In you, so we lift up in God we trust, come on. Now in God we trust. In His name we hope, and I know God will not be shaken. God is here with us, He's already won. I know God will not be shaken. God will not be shaken. Yes, Lord. Come on, say it again. God will not be shaken. God will not be shaken. Well, come on, for one last time, with full conviction, declare it. God will not be shaken. Come on, give Him a clap offering. Thank you, Lord. Those who are ready to put their trust in God, give the Lord a loud shout of praise. Who among you here, you had a tough week? Medyo na-stress kayo last week. Sino na-stress dito last week? Ayan, lalo na, di ba? Nagtataasan na yung mga gulay, yung presyo ng gulay, tama? Di ba? Nung araw, pagka gulay ang ulam mo, di ba, mahirap ka. Ngayon, kapag tinanong sa'yo, anong ulam mo, chapsuy? Wow, yaman. Diba? But you see, I don't know what's stressing you out. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay ninyo. But let me tell you this. Things may change. Prices of goods will change. Anything can change in your life. But let me tell you this. If you put your trust in someone who is unshakable, you will never be shaken. Amen?
Tapikin mo yung katabi mo, tatlong tao, sabihin mo sa kanya, our God is unshakable. Amen. Are you ready to listen to the word of our unshakable God? Let's pray our favorite prayer here at the feast. Together, let's make the sign of our faith in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lift your hands and pray this with me. Together, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Let's honor God's word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Today we are concluding our series, Breaking News. This is our series about the Gospels of Jesus. And today, we are going to talk about the Gospel of St. John. Sabi nyo nga, John. Ayan. So, tapos na tayo sa Matthew, Mark, and Luke ngayon. John naman ang pag-uusapan natin. Medyo mahaba lang tong first part, so I'd have to ask you to sit down for a while. Upo lang tayo para hindi kayo masyadong mangawit. Kasi mahaba yung first part natin. Ayan. Who among you here, you are learning a lot from this series? Napaka-interesting nitong series na ito. This, parang hinihimay natin bawat gospel. And today, my big message is this. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. God is into you. And let me start off by giving to you 3 facts about the Gospel of St. John. And from these 3 facts, we can also learn many things. The first fact is this. Number 1, John is different from the Synoptic Gospels. Sabi nyo nga Synoptic Gospels. Ano yung Synoptic Gospels? Ito yung naunang tatlo. Matthew, Mark, and Luke. At nabanggit ko na sa inyo 2 weeks ago na yung Matthew, yung Mark, tsaka Luke, magkakahawig sila. Kaya nga tinawag silang Synoptic because syn means together, optic means view. Ibig sabihin, yung Matthew, Mark, tsaka Luke, they are being seen and written at the same viewpoint. And consequently, nagkataon din, bakit same viewpoint? Kasi sinulat itong Matthew, Mark, tsaka Luke around 60 to 70 AD. So around same time period. However, John was written 20 to 30 years after. Kung si Jesus namatay ng 33 AD, si Mark, Matthew, tsaka Luke sinulat ng 60 to 70 AD, yung John, sinulat siya at around 90 to 110 AD. So, mapapansin natin yung John, ibang-iba siya dun sa Synoptic Gospels. Why? Because the readers of John may have already known about the Synoptics, yung laman ng unang tatlong libro, and the author wanted to do something different. Example, anong iba sa John na kakaiba na wala dun sa Synoptic Gospels? Number 1, ito, parables. Sabi nyo nga, parables. Yung Synoptic Gospels, meron siyang 55 parables doon. Sa John, 0 ang parables. Sa John, merong 8 miracle stories. Sa Synoptic Gospels, 63 ang miracle stories ni Jesus. And you see, why did John write fewer stories? Kasi si John, ang focus niya, he wants to dive deeper into the meaning of these stories. Gusto niya mag-focus not on the history of Jesus, but in the theology of Jesus. Mas yun ang gusto niyang intindihin. Hindi yung historical facts ang mahalaga sa kanya. Mas mahalaga sa kanya, ano nga ba ang saysay ni Jesus para sa atin? So, nabanggit ko kanina, John was so different from the Synoptic Gospels. Anong mensaheng gusto kong iparating sa atin ngayon? What can we learn from this? Number 1 is this. I want you to be different. Sabi nyo nga, be different.
Sa Tagalog, maging magulang kayo. Be different. Magigets nyo din yan. Ha? Yung first session, matagal nila nagets yan. Eh. Mas matalino kayo dun. Eh. That, you see, imagine if John didn't write the gospel in his own unique way. Kung sinulat ni John yung kanyang gospel, kaparehas lang nung synoptic gospels, aba, edi incomplete yung understanding natin kay Jesus. Bakit? Kasi kulang ng element. And I believe in the same way, in our own lives, you need to be you. Kailangan mong maging ikaw. Why? Because God gave you gifts that only you can give the world. Kaya, itong gusto kong mangyari sa inyo, huwag kayo masyadong manggaya sa ibang tao. Ang problema natin ganito, eh, di ba? Mga kabataan ngayon, gusto nilang maging unique. Tama ba? I want to be different. I want to set my own path. Ganyan. Kaso anong gagawin nila? Uumpisahan nila sa pagpapagupit ng buhok nila. Tama ba? So makita mo, gagawin niya. Kung yung ibang mga lalaki, yung gupit pang Korean novela, yung ganito dito, yung pangit-pangit naman, di ba? Mukhang bunot. Yung ganyan. So gusto ko mang iba. Magpapagupit, parang bunot na ganun. Ang ending, silang buong barkada, bunot yung buhok. Akala ko ba gusto mo maging iba, yung pala, pare-parehas din pala kayong barkada. You see, gaya ng gaya ng gaya ng gaya, wala namang masama sana doon. But what I would like to tell you today is this. You were born unique. You were born original. Please don't die a copy. Amen? Tread your own path. Give your gift to the world in a unique way. That's number one. Number two is this. Second fact. John's disciples were the ones who wrote the book of John. Yung mga disipulo ni St. John the Apostles. You see, most scholars believe that St. John wrote the core material of the gospel, but it was his disciples that completed and finished the whole product. Kaya ako, pasalamat sana tayo sa mga disciples ni St. John. Bakit? Yung mga kinuwento sa kanila ni St. John, tinandaan nila, ni-recall nila. Tapos they put it into writing. Tandaan nyo ito ha, nung sinulat ng mga nagsusulat, yung mga pangyayari sa buhay ni Jesus, hindi yan live autobiography ha. They write from memory. Inaalala nila, ano nga ba nangyari kay Jesus? In the case of John, ang inaalala ng disciples, ano yung kinuwento sa kanila ni John? Naintindihan nyo? Hindi yan, ang Bible, hindi yan sinulat ng tipong, yung nandun sa, si John, nandun sa foot ng cross. Tapos, and then Jesus breathed his last breath. Sulat si John na ganun. Hindi ganun. Hindi live yun, ha? Kaya, minememorya nila, inaalala nila rather. Ayan. So, anong punto ko dito? My message is this. You need to make disciples. Sabi nyo nga, make disciples. Anong ibig ko sabihin dito? Dahil may disciple si John, grabe yung legacy na naiwan niya. And I believe in this, and let me ask you this question, who are your disciples? Sino yung mga sumusunod sa inyo? I believe your greatest legacy is not your achievements, but the achievements of your disciples. Tama? Doon mo malalaman kung ano talaga yung tunay na impact mo sa mundong ito. Nasaan ang mga lolo't lola dito? May mga lolo't lola ba dito? Taas ang kamay. Sino mga lolo? May lolo't lola ba dito? Taas buong kamay. Meron ba? Ayun, meron. Sino dito ang mga nanay at tatay naman? Nanay at tatay, taas ang kamay. Let me ask you this. Di ba mga lolo't lola, nanay at tatay? Di ba ang sobrang proud natin sa mga anak natin? Kapag lumaki yung mga anak natin na maayos. Tama ba? Kapag nakapag-graduate, maganda yung trabaho, napalaki din nila yung mga apo ninyo ng maayos, proud ka dyan. Bakit? It speaks a lot about your character, kung paano mo rin sila pinalaki. Kaya anong punto ko dito? This stuff, yung mga impact natin sa buhay na ito, karamihan dyan, yung iba hindi na natin makikita sa lifetime natin. So my encouragement to you today is this. Love people, inspire them to live great lives. Kahit bata ka pa, meron ka na impluensya ang ibang tao. You need to inspire them and make disciples. Amen? Number three, third fact. John lets Jesus say who he is. Alam nyo, the Gospel of John contains 7 dialogues and 4 monologues, where Jesus reveals who He is in His own words. So nagpapakilala si Jesus dito. Yun ang kakaiba dito kay John. Ang daming dialogue, kinakausap ni Lord. O kaya meron siyang kausap na iba. And unique to John,
are seven I am statements of Jesus. Yung si Lord mismo ang nagsabi. Ano-ano itong mga statements na ito? Number one, I am the bread of life. Sinabi ni Jesus yan. Number two, I am the light of the world. Number three, I am the gate. Number four, I am the good shepherd. Number five, I am the resurrection and the life. Number six, I am the way, the truth, and the life. And number seven, I am the vine, you are the branches. Ayan. Napansin niyo si Jesus? I am, I am, I am, I am, I am. Laging ako si, ako ang. Why does Jesus bother to introduce himself to us? Eh, Diyos siya. Di ba kapag kakilala ka, pag ikaw ay makapangyarihan, minsan hindi na kailangan ng introduction, kilala na ng lahat, di ba? For example, dumaan ang presidente ng Pilipinas sa harapan mo, kilala nating lahat yan. Hindi na niya kailangan magpakilala sa'yo, ay, ako nga po pala, si President Duterte. Hindi na magpapakilala sa'yo yan. Bakit? Kilala natin lahat eh. Figure of authority. But you see, it's quite unusual, bakit si Jesus nagpapakilala pa? Ako si, ako ang. Pansinin nyo, pagka sinabi mong ako si, ginagamit mo yan para magpakilala. Ibig sabihin, ang Diyos, si Jesus, He wants to be personal with you. Ayaw niya nang kilala mo lang siya sa utak. And let me ask you this question. Who among you here wants to go to heaven? Taas nga ang kamay. Now. Ba't biglang binabaan nyo? Biro lang. Who wants to have eternal life? Taas ang kamay. Sige nga. You see, Jesus defines eternal life, alam nyo, as knowing God. Basahin natin itong scripture na ito, ha? All together, let's read this. 1, 2, 3, go. And eternal life means to know you, the only true God, and to know Jesus whom you sent. Alam nyo, yan ang sinasabi niya, want eternal life? It's all about knowing God. Ang tanong ko sa inyo ito, kilala mo ba si Kristo? Sino sa inyo kilala nyo si Kristo? Sige nga, taas ang kamay. Yung iba hindi nyo kilala, talaga? Yan. Alam nyo, when you say you know somebody, kilala mo ang isang tao, may dalawang level yan. Ilang level? The first level is this, you know the other person based on facts. Tama? Based on facts. For example, kilala nyo ako dito, tama? You know me as your feast builder, the leader of Feast Bikutan, as a preacher. Maybe some of you here, nabili nyo yung libro ko, kilala nyo ako bilang author ng Bakit Single Ka Pa Rin. Or yung iba sa inyo, you follow me on Instagram or on Facebook, and ako, for you, I am the guy who post ng workout niya sa Instagram. Di naman pumapayat. Para sa inyo siguro, ganun ako. But, you see, those things, they are facts about me. You know about me. But, here's the catch. Knowing about me is not equal to knowing me. Nagets niyo yan? Because the second level of knowing is you know the real person for who he really is. Kilalang kilala mo kung sino talaga siya. Kaya kung gusto niyo akong mas makilala talaga ng lubusan, tanungin niyo yung asawa ko. Yung kilala niya talaga kung sino ako, lahat kumpleto, pati yung mga hindi niyo nakikita, alam niya yun. Gusto niyo makilala? Tanungin niyo yung mga kapatid ko, tanungin niyo yung mga close friends ko, because they know me on a deeper level. Are you getting what I'm saying? You see, some people, ganun din ang relationship nila kay Lord. They know God in the same way. Bakit? They just know about Him. Bakit? Nag-aral ako sa Catholic school, brother. So, inaral namin itong mga katikisim na ito. Ah, brother, kilala ko si Jesus. Bakit? Nagsisimba ako. Ah, kilala ko si Lord kasi na-receive ko yung sacraments. Pero itong problema, marami sa atin, ganun, kilala lang si Lord sa facts, pero kulang sa personal relationship with Him. Kaya ito ang warning ko sa inyo. Tanong nyo sa akin, ano? Kung kilala mo lang si Lord dito sa utak, mag-ingat ka. Bakit? Because even the devil knows God. Sabi sa James, do you believe that there is only one God? Good. The demons also believe and tremble with fear. So anong punto ko dito? Hindi lang enough na alam natin, kilala natin si Jesus dito. Dapat umaabot sa puso. In fact, sa buong katauhan natin,
Kaya in fact, when Jesus said, you need to know God, we get the hint, anong klaseng pagkilala ang gusto ng Diyos sa atin? Itong klaseng pagkilala ang gusto ng Diyos sa atin. We get a hint, clue, from the first book of the Bible, sa Genesis. Basahin natin itong reading na ito. Altogether, now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain. Nakita niyo yun? Pause niyo lang dyan, ha? Adam knew Eve. After, ano nangyari? She conceived. Aba, grabe naman yung pagkilala na yun. Nakilala lang niya si Eve na buntis na. Bakit? Because the Hebrew word for knowing is all about that. Ganun kalalim. Sino mga may asawa dito? Asang kamay? Sa mga may asawa dito, mamaya, pag-uwi nyo sa bahay, sabihin nyo dun sa asawa ninyo, Han, I'd like to get to know you better. Di ba? Para alam na this. Di ba? Anong punto ko dito? Jesus is telling us, God is telling us, straight from the Bible, that knowing God isn't about comprehension, but connection. It's not about intelligence, but intimacy. Dapat intimate, ganun kalalim, ganun ka-close. Today, brothers and sisters, God wants to know you deeper. Gusto niya maging close sa iyo. Why? Because God is into you. He's interested in you. Amen? Can I invite you to stand up? Sabi mo sa katabi mo, God is into you. Let's pray. Close your eyes, bow down your heads, put your hands towards your chest. Say this prayer after me. Jesus, thank you for bringing me here. Speak to me today. I just don't want to know more about you. I want to know you. Draw me closer to you. I want to be more like you. This I pray in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Praise you, Jesus. Speak to us. As you sit down, tell the person beside you, God is into you. God is into you. Sabihin nga ulit. That's the whole message of this talk. And I believe that's the whole message of the Gospel of John. You see, in the Bible, in the Gospel of John, meron isang mysterious character doon na laging minimension doon. In fact, it appeared 6 times in the Gospel of John. The title was this. Basahin natin together. The Disciple Whom Jesus Loved. Paulit-ulit yan, 6 times mentioned sa Gospel of John. Ang tanong, sino ba itong the guy whom Jesus loved, the disciple whom Jesus loved? The biblical answer is this, and this is the factual answer, is John. John himself. Di ba parang medyo weird yun? Ikaw ay nagsulat, tapos ang self-proclaimed ka, I am the disciple whom Jesus loved. Pero kailangan yung tandaan na teka lang, hindi si John ang nagsabi nito. Ang nagsabi nito ay yung mga disciples ni John. Yun ang ibinigay sa kanya na title. And that's a beautiful title. In fact, unang lumabas ito at na-verify ito based dun sa writings ni Saint Irenaeus. Itong si Saint Irenaeus noong 200 AD, sinabi niya na sinabi nung kanyang disciple na si Saint Polycarp na sinabi sa kanya ni John the Apostle, disciple kasi ni John, si Saint Polycarp. At sinabi ni Saint John the Apostle sa kanya that he was the disciple whom Jesus loved. So, the first answer is John. But today, I'd like to give to you an interesting proposition because a few spiritual writers believe that the title disciple whom Jesus loved was unnamed. Walang sinabi kung sino yun. So that you can fill in the blank. Ibig sabihin, the second possible answer is that
it is you and me. You and me, we are the disciple whom Jesus loved. Ganda, no? Para ma-i-apply natin sa buhay natin. And I believe that's the whole point of the gospel. The gospel is simply telling us one thing. Ano yon? Tanong nyo sa akin, ano? God loves you, period. In fact, the whole Bible is that. God loves you, period. At bakit importante itong, importante natin maintindihan ito? Because if you know you are loved, it will shape who you are. It will shape your faith, it will shape your attitude, it will shape your generosity, etc., etc. However, naniniwala ako may mas importante pang tanong doon. Tanong nyo sa akin, ano? Mas importanteng tanongin natin, how does this God's love work? Sa Tagalog, paano nga ba magmahal ang Diyos? At kung mahal nga tayo ng Diyos, eh ano naman ngayon? At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Today, I will unpack to you tatlong truths about God's love today according to the Gospel of John. How many truths? Tatlo. First is this. Basahin natin. God always makes the first move. Ganda, no? Diyos daw palagi ang nauuna. You see, if you notice, John isn't described as the disciple who loved Jesus. He was described as the disciple whom Jesus loved. Bakit? Kasi klaro kay John na bago pa siya magmahal, una na siyang minahal ng Diyos. And all throughout John, he talks about this God who makes the first move. For example, this picture, Jesus and the Samaritan woman at the well. In the story of the Samaritan woman at the well, if you're familiar with the story, Jesus was the one who befriended this social outcast who had 5 husbands. Sa panahon ni Jesus, pag tinawag kang Samaritano, social outcast ka. Bakit? Ang mga Samaritano, sila ay galing ng Samar. Ay, hindi pa. Na Samaria. And for sa utak ng Hudyo, ito ha, sa utak ng Hudyo, para sa kanila, kailangan pure blood ka. Kapag ka ikaw ay ang mga Samaritan, sila yung mga Hudyo na nag-intermarry ng ibang lahi. Kaya kapag ka ikaw ay nahaluan na ng dugo, familiar tayo dyan, sino sa inyo mga may aso, taas ang kamay? Sino may aso sa inyo, di ba? Ang tanong ko, anong breed ng aso ninyo? Diba? Yung iba, Shih Tzu, yung iba, di ko alam, Cocker Spaniel, di ko alam. Pero, tingnan nyo ito ha, kahit na anong breed ng aso ninyo, di ba? Kapag kayong aso ninyo, halimbawa, meron kang bulldog, tapos na-crossbreed siya sa Shih Tzu, anong tawag sa kanya? Oh, grabe kayo, di ako nagsabi nun ha. Kayo nagsabi niya, di ba? Anong punto ko dito? Di ba? Yung aso ninyo, kahit na anong ganda ng breed niyan, the moment na halo siya sa ibang breed, askal na kagad yan. Tama ba? Pag may halo na, askal na kagad yan sa paningin natin. Bumababa yung value. Sa mga Hudyo, ganun din ang mga Samaritans. Kaya social outcast ng mga Samaritans, ito ang maganda. Ayon dun sa, according to biblical scholars, malamang itong woman at the well, lumabas siya tanghaling tapat. You have to understand that during the time of Jesus, yung well area na yan, that's a point of meeting up ng maraming tao. Kumbaga parang Starbucks yan, coffee shop. Bakit? Kasi lahat ng tao nun kailangan ng tubig. At yung well lang ang source ng tubig. Bakit sinasabi ng biblical scholars na malamang tanghali dumating si Jesus doon? Bakit? Kasi pag pumunta siya doon ng maraming tao ng rush hour, ng peak hours, huhusgahan siya noong mga yun. Lalayuan siya noon. Huhusgahan siya. Bakit? Itong babaeng to, hindi lang siya Samaritan. Meron pa siyang 5 ex-husband. Grabe. Huhusgahan talaga siya. So, pumunta siya doon ng tanghaling tapat. Ito ang maganda. Hindi siya ang lumapit kay Jesus. Si Jesus ang naunang nag-reach out sa kanya. And Jesus made her his friend. And then later on, what's surprising is this, Jesus commissioned her to be a disciple, to be an evangelist. Kaya pinagkalat niya, uy, nakilala ko si Jesus. Ang galing nung mama na yun. Ay,
naging disciple ba? Bakit? Ang si Lord ang nauna. The second example in the Gospel of John is this, the story of the woman caught in adultery. And you see, nung panahon ni Jesus, kapag ikaw nahuli kang merong kang babae, merong kang lalaki, if you are caught in adultery, ang kaparusahan, stone to death. Stone to death. Kaya yung mga taong doon, di ba? Andun na yung babae. Babatuhin na siya. Anong bato? Di ba? Kaya sa akin, imagine nyo kung ngayon nangyari yan, di ba? Kung ngayon nangyari yan, ay nako, dami nyo kilala ngayon. Dalawa-dalawa girlfriend, dalawa asawa, dalawa ba? Di ba? Ay kung ngayon nangyari yan, wala, batuhan na. Wala na, araw-araw, batuhan na. Di ba? Pero si Jesus, yung panahon niya, alam nyo, alam na nga ng mga tao, adulterous woman, pero ano ginawa ni Jesus? Jesus forgave this condemned sinner. Hindi man lang humingi ng tawad itong babaeng to, ha. Jesus granted it to her. Hindi humihingi ng tawad. Ang tanong ko sa inyo ito, sino sa inyo dito ang may nakasakita sa inyo? Meron na kayong nakagalit, taas ang kamay, be honest, di ba? Ito ang tanong ko sa inyo, mas madali magpatawad kung yung taong nakasakit sa inyo ay humingi ng tawad, yes or no? Pero ito, marami nagtatanong sa akin, brother, paano yan? Yung nakasakit sa akin, yung ex-boyfriend ko. Kaya hindi ako makamove on eh. Kasi hindi naman siya humihingi ng tawad. Aba? Paano ako makaka-move on? Hindi naman siya humihingi ng tawad. Kaya hindi ko siya mapatawad. Ito gusto ko sabihin sa inyo. Kung may nakasakit sa inyo at hindi humingi ng tawad, let me tell you this. Hindi, huwag niyong ibigay sa kanya yung control. Forgiveness is always in your hands. Whether or not the other person asks for forgiveness, the decision to forgive is always in your hands. Amen? Kaya kahit yung ex mong mukhang palaka, eh hindi humingi ng tawad sa'yo, pwede mong patawarin yan. Kasi tingnan mo ito, paano kung yung ex mo na yan, o yung tao man nakasakit sa'yo, hindi na humingi ng tawad sa'yo hanggang kamatayan niya? Ano? Habang buhay ka na lang magmumukmok at hindi magmumove on at mabubuhay sa pait at sakit. Naintindihan nyo? How silly is that when we don't forgive? You might be saying, eh brother, di mo kilala talaga yan. Yung ex ko na yan, di lang ako niloko, pinirahan pa ako. Eh, nagpautu ka naman, di ba? Hindi niya deserve na patawarin ko. Let me tell you this. Kaya nga tinawag na forgiveness eh. Because one can never deserve forgiveness. That's why forgiveness is called mercy. Tama? Kasi kung deserve niya, justice ang gusto mo, hindi mercy. Kaya nga pag nagpatawad ka, talagang hindi deserve nung taong yun. Bakit? Ang deserve niya, gantihan mo siya. Pero dahil ikaw ay mabuting tao, Kristiyano, mapagmahal ka tulad ni Kristo, you will forgive and you will extend mercy. Amen? Sukuin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, patawarin mo na siya. Yeah. The third person in the Gospel of John, sorry, the third event in the Gospel of John is this. When Jesus did this, ano ito? Finuts pa niya yung mga alagad, yung mga disciples. Alam mo ha, sino dito sa inyo meron kayong kaibigan? Taas ang kamay. Talagang may kabarkada ninyo. Ito, tatanungin ko sa inyo. Nahugasan nyo na yung paan ng kabarkada ninyo? Yung mga mukha nito, yuck! Kita ko yung paan niya, may patay na kuko eh. Diba? Isipin nyo yan, nakasapatos pa tayo ngayon. Hindi mo ginagawa yan. Isipin mo, ang problema lang natin, kachichas. Pero nung panahon ni Jesus, ay grabe, wala silang sapatos nun. Nakasandals lang sila. At, hindi pa yun. Napakamaalikabok nung kapaligiran nila. Kaya pag sinabi mong hinugasan yung paa mo, ay grabe talaga yung paa niya, nanlilimahid sa putik yan. Siguro pwede nang tubuan ng kamote yung sa sobrang dumi niyan. Pero si Jesus, tingnan mo ha, siya yung leader ng mga apostles, anong ginawa? Yumuko. Hinugasan yung paa. Why? Jesus is simply telling us this, that He is a God who always makes the first move. Kaya nga nabanggit ko na ito, we love God because He first loved us. Ito lang. Ang problema sa mga tao,
na hindi alam itong konsepto that God is making the first move. There are people who still operate in an Old Testament mindset. Gayong dapat ang mindset na natin ay New Testament. Sabihin nyo nga Old Testament, New Testament. Ano itong ibig sabihin ng Old Testament mindset and New Testament mindset? Ito, let me give you a background. Sa Old Testament, pag binasa po ninyo ang Biblia, makikita nyo yan. From Genesis hanggang sa Isaiah, Jeremiah, makikita nyo doon that the concept of forgiveness is always about atonement. Sabi nyo nga atonement. At pag sinabi mong atonement, kailangan mo to please God, to have your sins forgiven, kailangan mo mag-sacrifice. Magsa-sacrifice ka, mag-aalay ka ng baka, mag-aalay ka ng tupa, mag-aalay ka ng dove, kalapate. Or in fact, once upon a time, even human sacrifices were practiced in the Bible. Kung di niyo natatandaan, naalala niyo si Abraham, iaalay niya dapat si Isaac, anak niya yun. Bakit? Kasi during those time, pinapractice yung human sacrifice to atone for their sins, to please God, so that they can be loved by God. And mind you, hindi lang Hudyo ang may practice nito, maraming relihiyon ang nagpa-practice nito noong araw. Okay? So, itong nakakalungkot, nung dumating si Jesus, binago niya yung order na yon. Anong sinasabi ni Jesus? Hindi nyo na kailangan mag-sacrifice para mahalin ko kayo. Itong nakakalungkot, marami sa atin, nandito na tayo sa modern world, we are New Testament people, we are Christians already. Kilala na natin si Jesus, but we still operate in the Old Testament thinking. Parang ganito, ano yung Old Testament thinking? Kitang-kita pa rin yan hanggang ngayon. We think that God is like Santa Claus. Kilala nyo si Santa? Diba? Yung mga bata, nasa yung mga bata dito? May mga bata ba dito na, ayun, sige. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung sino talaga si Santa Claus, no? Kasi, kawawa naman kayo. Spoiler, diba? Pero, you see, hindi ko tuloy masabi yung totoo. Diba? But, eto ah, feeling natin, ang Diyos parang si Santa Claus. Ano ba turo sa atin nung bata sa atin? Okay ha, ikaw ha, anak ha. If you want to receive a good gift, kung gusto mo maganda, malaki yung regalo mo, you need to be a good boy the whole year. You need to behave. Tama o tama? Or else, pag hindi ka behave, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why Santa Claus is... Kuitan nyo, kinanta nyo naman. Yun ang turo sa atin eh, pag behave ka, maganda regalo mo. Pag hindi, ay bala ka, lagot ka. And you see, many people until today, even some of us here, we think that God is just like Santa. That He will like you only if you are good. And God will dislike you if you are bad. Hindi ka nagbehave. And this is Old Testament thinking. When we believe that we must do all sorts of tricks and stuff, halos magtatumbling tayo para kumbinsihin lang ang Diyos na mahalin tayo at tanggapin tayo. Pero, nung dumating si Jesus, binasag niya lahat ng yan. Boom. Iniba niya. Bakit? Para kay Lord, instead of God asking a sacrifice from you, God Himself becomes the sacrifice. Saan nangyari yan? Dito. Sa krus. Makasalanan tayo, ang deserve natin, maparusahan. Pero nung sinukli ng Diyos, He broke His body and He poured His blood on the cross. And He says, even if you are sinful, even if you are undeserving, you are accepted, you are still loved. Amen? That's number one. God makes the first move. Kahit wala ka pang ginagawang mabuti. Number two is this, second truth. Only you can make the second move. God makes the first move, pero ito ang kagandahan ng Diyos. Hindi kanya pipiliting mahalin siya pabalik. Only you can make the first move. Taas ang kamay dito, be honest. Sino sa inyo ditong naranasan nyo ng magmahal? Taas ang kamay. Sige nga, be honest. Yung iba, hindi pa kayo nagmamahal. Kawawa naman kayo. Diba? Try nyo minsan, masarap na feeling yan, ha? Diba? O, eto. Mas magandang tanong. Trim down natin ng konti.
Sino sa inyo dito nagmahal na tapos hindi nasuklian yung pagmamahal mo? Ba't parang mas marami? Labo nyo ah. Diba? Yung, narasan natin yan, nagmahal ka, hindi nasuklian yung pagmamahal mo. Yung mga love life ninyo, parang buhok ni Rizal, one-sided. Diba? Ito yung mga tipong nag-text ka, ganyan diba, pagka medyo martyr ka ng konti, text ka, sana mag-reply siya. Hintay ka ng text back, nag-text ka ng good morning. Ang reply sa'yo, good morning. Sa'yo may smiley, kumpleto ng emoji, may heart-heart pa. Siya, good morning ni, wala man lang period. Hindi yata, wala talaga akong pag-asa, yun lang ang reply. So, ang gagawin mo, tasagot ng text ka na naman, kumain ka na ba? Ang sagot niya, oo. Bad trip, di ba? Hindi man lang niya tatanungin kung anong kinain ko, kumain na rin ba ako? Nagugutom din naman ako. Ah. Tatanungin mo ngayon, syempre, pababahin mo yung conversation. Martir ka nga eh. Anong ginagawa mo? Ano gawa you? Diba? Ang reply niya, wala. So, ikaw, di man lang tatanungin kung ako, anong ginagawa ko. So, ikaw, dahil pahabay mo conversation, lahat na tinanong mo, wala ka, naubusan ka na ng tanong. Bakit? Wala ka makuha matinong reply. So, lahat na tinanong mo na, ultimo, next text mo, anong favorite number mo sa electric fan? Yung mga ganun. Mapahaba lang yung conversation. Ang tawag dyan, martir. Tingnan mo nga yung katabi mo, martir ba yan? Oh, itong gusto kong sabihin sa inyo. Ganyan magmahal ang martir. Ang martir, ganyan magmahal. And this is the truth. You can only love and wait. You can never ever force the other to love you back. But here's the good news. Tanong nyo sa akin, ano? Ganyan din magmahal ang Diyos. Mamahalin ka niya, pero hintayin ka niya. The only difference is this. Tanong nyo sa akin, ano? Yung martyr, one day, mapapagod. Yung martyr, one day, matatauhan. At sasabihin niya, tama na, sobra na, palitan na. Titigil din yan. Yun ang martyr. Pero ang Diyos, si Lord, kailanman hindi titigil. Hanggang sa dumating yung araw, na mahalin mo rin siya pabalik. Amen? Nasaan ang mga kabataan dito? Mga estudyante, lahat college students pababa. Taas nga ang kamay. Taas ang kamay ah. Nasaan ang mga magulang? Taas ang kamay. Mga magulang, singles, may mga pinapaaral. Taas nga ang kamay. Matutuwa kayo sa sasabihin ko para sa inyo ito. Ito. Kausapin ko lang muna yung mga kabataan kasi marami namang kabataan dito. Eh, no? Mga kabataan. Ano ba sasabihin ko sa inyo? Minsan, ito ang problema ng bata. At matatanda, malalaman nyo kung ano yung wisdom na sinasabi ko sa inyo pag tumanda na kayo, at lalo na kapag magulang na kayo. Ang bata, minsan nagtatampo tayo sa magulang natin kapag hindi nabibigay yung gusto natin. Tama o tama? Mami, pabili ako ng iPhone 10. Diba? Tatampo ka, mami, kung di ako binila ng iPhone 10, makakainis, iPhone 8 lang. Ganun. Arte, choosy pa, di ba? Tatampo tayo. Kaya feeling natin minsan pag hindi na ibibigay, mumukmuk tayo. Yung nanay ko, yung tatay ko, wala namang binigay talaga sa akin. Sa akin mga magulang, kapag dinramahan kayo ng anak ninyo ng ganyan, wala namang kayo binibigay sa akin kahit kailan. Di na kayo pumayag. Alam mo gawin mo? Turo mo yung refrigerator, anak. Di ka naman nanghingi ng refrigerator, binigyan kita. Yung sopa na inuupuan mo, ha? Hindi ka naman ng hingi, binigyan kita. So, meron kayong naibigay, technically. Tama ba? Ito ang problema, yung mga bata matampuhin kapag hindi nabibigay yung gusto. Itong gusto ko sabihin sa inyo, mga kabataan, pag hindi nabigay yung gusto ninyo, hindi nangangahulugan doon na hindi kayo mahal. Ang ibig lang sabihin nun, wala silang pera. Hindi pa siguro nila kaya o baka makakasama para sa inyo. But, you see, minsan, pag hindi natin nakukuha ang gusto natin, para-paraan, anong ginagawa natin? Ewan kong gawain nyo rin ito. Sa mga tumanda, alam ko, ginawa nyo din ito. Sa mga nakakatanda dito, ewan ko kung nangyari sa inyo ito. Na kapag meron kayong gustong hingin, sumisip-sip kayo. Taas ang kamay kung ginawa nyo na yun.
yung biglang sumisipag ka sa gawaing bahay. Maaga ka gumigising, ikaw ang nagwawalis, naglalampaso, lahat ikaw ang gumagawa. At, eto na. Bakit ko kinuwento yan? Kasi sisegue ako dun sa kwento ko. Ganyan din ako nung bata ako. Pag may gusto ako, sisip-sip ka ng konti, papakabait ka. Bakit gusto mong i-earn, gusto mong kunin yung approval ng nanay mo at tatay mo? Naalala ko noon, nung unong bata ako, grade school ako, uso yung ano, nangongolekta ng NBA basketball cards. Sino sa inyo inabot nyo yun? Alam nyo ba yun? Na uso dati yung NBA cards. Yung mga mas bata sa amin, ang kinolekta na kasi nila noon, ano eh, Pokemon cards eh. Nung panahon ko, NBA cards ang uso. And ako noon, dahil, alam mo nung pagkabata ka, gusto mo bidang-bida ka, di ba? Meron ako isang kaibigan, in fact, 15 years older na sa akin, 10 years, mga 11 years old ako noon, yung kaibigan ko ngayon nasa 25 years old na, at binibentahan niya ako ng isang binder ng ano, ng NBA cards. Tapos, uso yun eh, isang album. Tapos ito, hindi lang basta NBA cards ang binibenta niya sa akin. Yung isang buong album na yun, 96 ang laman, puro Michael Jordan. So sabi niya, gusto mong bilhin to, Belden? Ako gustong-gusto ko talaga. Sinabi ko sa mami ko, Mami, gusto ko bilhin yun. Bilhin mo naman sa akin yun. Nung panahon na yung binibenta niya sa akin, 3,500 pesos. 12 years old ako noon, eh talagang hindi ka papayagan ng nanay mo. Tatay mo, di ba? So, hindi siya pumayag. So, gumawa ako ng paraan. Sabi sa akin ng kaibigan ko, sige, ganito na lang, pwede mong hulugan sa akin. 500 a week for 7 weeks. So, syempre, ako naman. Compute ako, ganun. Sabi ko, kaya ko kaya yan. Kinumpute ko. Nung panahon na yon, 12 years old ako, ang baon ko 80 pesos every day. Times 5, magkano? 400, di ba? Ito ang plano ko. Hindi ako kakain for 7 weeks. Ang gagawin ko, gugulangan ko yung nanay ko. Yung pera, kukunin ko, pero lahat ng ulam namin sa bahay, mga delata doon, bubuksan ko, babaunin ko. Ganun ako, wais to eh. So, anyway, para-paraan. 400, eh 500 a week, kulang pa ng 100 pesos. So, ang gagawin ko, papakabait ako lahat ng chores sa bahay, gagawin ko, at hindi lang yon. Ewan ko kung nag-resort na kayo dito, inoferan ko yung nanay ko, Mami, gusto mong bunutan kita ng puting buhok ko. Sinong gumawa niyan? Taas ang kamay. Di ba? Yung mga nagtaas ang kamay na yan, mga mukhang pera yung mga yan eh. Di ba? Noong panahon ko, ang rate ng isang buhok, piso, isang bunot. Magkano na ngayon? Siguro 2 pesos. Grabe, 5 piso. Grabe inflation na. Ang tindi magnegosyo ng mga bata ngayon, 5 pesos. Grabe, inflation is real. Di ba? So, ang goal ko, bubunot ako ng 100 buhok every week. So wala na akong pakialam, talagang pinagdarasal ko, Lord, sana pumuti buhok ng nanay ko. Ganun talaga. Minsan kahit konting puti pa lang, pwede na yan, bunutin na natin. Aray, gagano yung nanay ko. Di ba pagka itim, masakit? Alam ng magulang nyo na itim yung binunot mo eh. Di ba? So, yun yung plano ko, 500 a week times 7 equals 3,500. Pagka mat, natatahimik kayo pag mat eh, no? Di ba? 500 times 7 equals 3,500. So, yun na yung plano ko. Week 1, eto na, banat ako, bunot ako, puting buhok, bayad ako, 500. Binigay na sa akin yung buong binder ng Michael Jordan. Eh, syempre, kapag, ano, alam mo, mga lalaki, wag ano, yabang niyang mga yan. Yabang ko, punta ako sa school doon. Sabi ko sa mga klase ko, anong mga NBA cards dyan? Sino yung basketball player na yan? Oops, bano. O to, Michael Jordan to, Brad. Hindi lang isa, 96, hoy. Yabang. After 2 weeks, eto na. Nilagay ko sa bag ko. Naglaro ako, patintero. Pagbalik ko after 30 minutes, wala na yung binder ng Jordan. Aray ko! 500 pa lang yung bayad ko doon na. Alam ko, naramdaman na rin niya ng mga taong nagbabayad ng installment tapos nanakaw yung cellphone nila. Diba? Ay, sakit nun, diba? Hindi mo pabayad na wala na. So, ako talaga patay. Anong gagawin ko? Yung, alam mo yun, parang pinagsakluban ng langit. Hindi na nga ako kakain, wala pa yung Michael Jordan.
So ako talaga parang, anong gagawin ko? So dahil, syempre, parang nawalan ka na ng gana mag-ipon. Wala ka ng pinangahawakan. So anong ginawa ko? Hindi na ako lumabas ng bahay. Bakit? Kasi makikita ko yung kalaro ko, yung kaibigan ko. So nagtatago ako ngayon. Ayoko magbayad sa kanya. Eto na, after 1 week, kinahanap na ako, nag-doorbell, kling-klong. Kinausap yung nanay ko. Ma'am, eto, misis, yung anak nyo po, tita, si Belden, may utang po sa akin. Binili po yung ganito, Michael Jordan, 3,500 po, 500 pa lang nabayad. May utang po siyang 3,000. Kung nanay ka, kilala mo yung anak mo, alam mo kung magkano yung baon niyan, eh saba naman pupulot ng 3,000 yung anak mo. So ang ginawa ng nanay ko, ano pa ba? Eh di kumamot ng ulo. Pambira talaga tong anak ko to, papaluin ko to eh. Pero alam mo yung ginawa ng nanay ko, wala rin siyang pera no. So ginawa niya, ito meron ako 1,500 muna, next week balik ka, babayaran ko ulit yung 1,500. Kasalanan ko, ang nagsakripisyo, nanay ko. Ganun yung Old Testament versus New Testament. The New Testament tells us, just like what my mom told me, even if you are sinful, even if you are undeserving, kahit na ang tigas ng ulo mo, sinabi kong huwag kang bibili ng basketball card, bumili ka pa rin. Mahal kita, tanggap kita. You see, ano naging resulta nun? Dahil sa sobrang pagmamahal ko doon, alam nyo naging resulta? Tanong nyo sa akin, ano? Kahit hindi na hilingin ng nanay ko, binubunutan ko siya ng puting buhok. Mami, sige, bunutan kita puting buhok. Linis ako dito. Linis ako dyan. Gawain bahay. Ginawa ko yun. Matagal. Mabait ako eh. Mga 1 week. Bakit? Kasi para sa akin, grabe, mahal na mahal ako nanay ko. Yun na lang yung thank you ko sa kanya sa sobrang pagmamahal na natanggap ko. What am I pointing at, brothers and sisters? Alam nyo, I have been serving the Lord since I was 16 years old. Magsi-16 years ko na siyang pinagsisilbihan simula nung bata ako. And when people ask me, bro, buti hindi ka napapagod sa pagsaserve kay Lord. Grabe ka, nakikita ako sa Instagram stories mo. Pupunta ka ng Baguio, uuwi ka, lilipad ka ng Butuan, ng Sabado, uuwi ka, ng Sunday ng umaga, liligo ka lang sa bahay, tapos dediretso ka na sa fish bigutan. Hindi ka ba napapagod? Buti, paano ka nagsaserve ng ganyan? Paano mo ginagawa yan? Buti hindi ka nag-give up, buti hindi ka tumitigil. Alam nyo, ang sagot ko lang, ito, sinasabi ko lang, you know what? My entire Christian life is simply a big thank you to His unconditional love. Kung bakit ako nagpapakabuti, kung bakit ako nagsisilbi ngayon sa Diyos, hindi dahil para mahalin niya ako. Mahal na niya ako. Alam ko na yun. Bakit ako nagsisilbi? Bakit ako nagmamahal? Bakit ako gumagawa ng mabuti? Kasi gusto ko magpasalamat. Thank you, Lord, ah. Kahit hindi ko deserve yung pagmamahal mo, mahal mo pa rin ako. Do you get what I'm saying? And that is the same prayer that I have for you. That you follow God, that you serve God, that you become good, that you become honest. Why? Because it's the right thing to do. Because that's who you are. And because you want to thank God and give gratitude in return. Amen? God makes the first move. He is waiting for your response. Mahal ka ng Diyos. Ang tanong ito, mamahalin mo ba siya pabalik? What will your response be? Because without that response, there can never be a relationship. Tama? Kung ikaw lang ang nagbibigay, walang kayo. Nag-iilusyon ka lang. Kung ang Diyos lang ang nagmamahal sa atin, wala ring tayo. Sana balikan natin ng pagmamahal, ang suklian natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Ang tanong ko ito, what kind of relationship does God want? Anong klaseng relationship ba? Ito na, this is point number 3. God wants a fantastic friendship with you. Gusto ka niya maging kaibigan. Sabi niyo nga kaibigan. Ano ang root word ng kaibigan? Ibig. Love. Ganyan ang pagmamahal eh. It's friendship. John 15, verse 15 says,
I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. In the Old Testament, ang relasyon ng tao sa Diyos, Lord, ikaw ang master, ako'y abang lingkod mo lamang. But Jesus, when He came, He told the people, hey, I no longer call you servants. You are my friends. Equal na. Nakita nyo mas close. Ang tanong ko sa inyo, sino sa inyo may best friend? Ang tanong ko sa inyo, will you die for your best friend? Yung iba bilang no. What does friendship mean? Jesus, in John 15 verse 13 says, greater love has no one than this, to lay down one's life for his friends. Amen? Naalala ko itong story ni Juan tsaka ni Pedro, mag-best friend sila. Naglalakad sila sa gubat. Nung sila naglalakad sa gubat, biglang, nakagat ng aas, natuklaw ng aas si Pedro sa paypuwit. Dahil doon agad-agad tumawag yung kaibigan niyan si Juan. Sabi niya, pare, tumawag ka ng 911. Tawag siya 911. Maya-maya, may nakasagot na doktor. Sabi ng doktor sa kanya, oh, anong nangyari sa inyo? Sabi niya, Dok, yung kaibigan ko, si Pedro, nakatuklaw ng aas sa puwet. Anong gagawin ko? Sabi nung doktor, itong gawin mo kagad, sipsipin mo yung kamandag at idura mo. Tinanong ni Pedro, pare, anong sabi daw ni Dok? Sabi ni Juan, pare, sorry, pero mamamatay ka na. Ayaw. Sisipsipin lang. My dear friends, ganun ang tunay na pagkakaibigan. Handang ialay ang buhay. Ang problema, minsan may mga kaibigan tayo, pero kapag kapanahon ng kagipitan, biglang nawawala sa ere. But let me tell you this, some people think that friendship with Jesus simply means being, close kami ni Lord. Grabe, nakakausap ko siya. Grabe, Lord. Pag meron akong kailangan, lalapit ako sa kanya for miracles. Lord, pag meron akong problema, pupunta ako sa iyo, iiyak ako sa iyo. Lord, pag meron akong ganito, you are a shoulder to cry on. But let me tell you this, sorry ha, pero hindi lang ganyan ang tunay na kaibigan para sa kay Jesus. Because what Jesus wants is real friendship. He wants you to die to yourself. Ang tanong ko, will you be willing to die for Jesus? Will you be willing to die for other people? For your friends, for your family, for your wife, for your husband, for your kids? For a friend? Parang hirap, no? Mamatay. Yung ang pagsipsip ng kamandag sa puwet, di natin magagawa. Mamatay pa kaya? Pero ito may wisdom eh. Pag tiningnan mo, the happiest relationships you'll see around, you will see a lot of mutual sacrifice going on. Tama? Nasaan ang mga may asawa dito? Taas ang kamay. Mga may asawa dito, if you want to have a beautiful marriage, and if you want to see them, you need martyrdom happening daily. Because to keep a relationship alive, both individuals have to die daily. Are you willing to die daily for Jesus? Earlier, sinabi ko sa inyo kanina, naalala nyo, you don't need to sacrifice to be loved by God. Tama? Sinabi ko yun. That's true. He already loves you as you are. Pero itong gusto kong sabihin sa inyo, but, sabi nyo nga but, you don't need to sacrifice to be loved by God. He loves you already as you are. But, when you get stunned by His love, you can't help but love Him back in the same way. Automatic yan. Mamahalin mo ang Diyos pabalik. And I have seen this, alam nyo, kailan? Tanong sa akin, kailan? Kahapon. Nung nag-outreach tayo, some of the servants here, yung iba sa inyo nag-donate, and this is the outcome. Itong nangyari po sa outreach, it was a wonderful experience of dying to oneself, of sacrificing and being selfless. Let's watch this video. Ito po yung kaganapan kahapon. I don't
This is Brother Velden Lim, and I'm here right now in Mary Immaculate Parish, where we are holding currently, right now, our Hapag ni Maria outreach. And this is our birthday gift to Mama Mary. And on behalf of Feast SM Bikutan, on behalf of Father Pipo of the Parish Feast of Mary Immaculate Parish, I'd like to thank you from the bottom of my heart, all the donors, all the sponsors, all those who served, and all those who prayed for us for the success of this event. We are able to serve and cater to 52 families with all their kids. We had shows for the kids. We have shows and games as well, and program for the adults. And many, many were blessed, including me, including the servants. So again, thank you so much. And I pray that God will bless you 1,000-fold for your generosity and for your prayers. Maraming salamat po. God bless you. Can we give the Lord a big, big hand for that? Can I invite you to stand up? Tapos pasalamatan mo din yung katabi mo for praying and for serving and for being generous for that outreach. Sabi mo sa katabi mo, thank you. Alam niyo po kahapon nung nagigames kasi, so the whole time hindi sila pwede umalis yung mga families. Hindi sila pwede umalis kagad kasi pag umalis sila kagad, hindi nila makukuha yung grocery package. So talaga sila iba hinihintay. Tapos, dun sa games, alam nila, nakikita nila merong mga, 25 kilo na sako ng bigas. Akala nila, paraffle lang, pa-premyo lang. Pero laking gulat nila, alam nyo, nung ending, halos mag-iyakan sila, nung malaman nila na meron silang tigitigisang sako, 25 kilos, iuuwi. At lahat yan ay naging posible dahil sa ating lahat nandito, sa mga tumulong, maraming salamat po. But you know what? I was chatting with a servant in the feast. Nandun kahapon, alam nyo, pagod na pagod siya, tapos walang tulog. Tapos tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, thank you ha, pagod ka ba? Alam nyo sagot niya, sabi niya sa akin, okay lang. Sabi niya, wala pa ito kumpara sa lahat ng biyayang natanggap ko mula kay Lord. Kaya ito, lahat ng ginagawa ko dito, lahat ng
pagod, lahat ng itinulong ko dito, lahat ng service ko, ibinibigay ko lang bilang pasasalamat sa Kanya. My dear brothers and sisters, that's the story, that's the message of the Gospel of John. God makes the first move. Whatever good that we do, yan ay tugon lamang. That's our response. Thank you sa ganiwa ng Diyos para sa atin. Amen? God loves you. He made the first move. Let me end with the story. One day, meron teacher tsaka estudyante. Sabi nung teacher dun sa kanyang estudyante, okay, pakilala ka. Introduce to us your family. Pakilala mo sila. Sagot yung bata. Sabi nung bata, Ma'am, ang pangalan po ng nanay ko ay Smiling. Ha? Ano ulit? Ulitin mo nga. Smiling. Nakangiti, Ma'am. Pangalan po niya, Smiling. Ganon. Sabi nung, grabe, kakaiba. Sabi naman itong bata, ang pangalan naman po ng tatay ko ay Laughing. Sabi niya, oh, you must be kidding. No, Ma'am. That's my brother. My name is Joking. What's your name? What's your identity? Alam nyo, my question to you today is this, what label do you give yourself? Tayo po, we like defining ourselves by our jobs. Ako ay supervisor. I am a manager. I'm an engineer. I am a doctor. Or some of us, we like defining ourselves by our looks. I'm gorgeous. I'm beautiful. Sexy ako. Tall, dark, and chubby. Ganyan. Some of us, we like defining ourselves by the letters at the end of our name. MD, MA, MBA, PhD. NBSB. Yung iba, proud sila eh. NBSB ako. Yeah, diba? Yung iba, we like defining ourselves by our achievements, by our possessions, by the number of followers we have on Instagram. But let me tell you this, tingnan nyo ako ha. One day, all those labels and titles will disappear. Pagtanda ninyo, malapit ka na sa hukay, only one label matters. And what is that title? The title that the Gospel of John gives to us. All of us here, this is our title. The only thing that will remain. The disciple whom Jesus loved. Loved. That's your name. That's who you are. Because God is into you. Amen? Can I invite you into prayer? Just lift your hands like this, sahurin nyo, receive every love, every embrace, every grace, and every blessing that God has in store for you. He loves you. He cares for you. And as you close your eyes, I want you to lift up a prayer. Maybe you have a need in your life. Maybe you need provision in your life. Maybe you need healing in your life. Maybe you need hope in your life. Or maybe some of you here, you feel alone. You need more love in your life. I want you to just open yourself up and imagine God loving you today. Loved. That's who you are. Never forget that. As you close your eyes and as you receive the love of God, let me pray for you. Father in heaven, Jesus, thank you for loving us first on the cross. We don't deserve your love. We don't deserve your forgiveness, yet you willingly laid down your life for me. And for the times I'm having a hard time loving other people, for the times I am having a hard time being like you, remind me today who I really am. I am loved. And most importantly, remind me, O God, of who you are. You are loved. And our prayer is that bit by bit, may we become more and more like you. Loving, selfless, sacrificing. This we pray. In Jesus' name, amen. Worship the Lord now. Lift your hearts out. And open your hearts to Him. Trading your crown for a cross.
So we sing, if more of you, O God. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. You are my life and my treasure, the one that I can't live without. Here at your feet, my desires and dreams are laid. Desires and dreams I lay down. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you Jesus, give the Lord a big hand. Praise the name. Take everything, oh God. We surrender our lives to you. Brothers and sisters, I invite you now to lift up your novena to God's love, your dreams. If you don't have them, just lift up your hands, lift up your dreams to God.
and say this prayer after me. Father in heaven, everything that I have is for you. I offer to you these dreams. And as I reach them, may it transform me to be more like you. Use them to serve others. I believe one day these dreams will come true. This I pray in Jesus' name. Amen. Give the Lord a big hand. Praise your name. Thank you, Jesus. Can you hug the people around you? Tell that person, God is into you. Amen. Were you blessed today? Naramdaman niyo bang pagmamahal ng Diyos? Palakpakan natin si Lord one more time. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Can I invite you to please be seated for a while? Before we go into our giving, let me give you some announcements first. Thanks be to God. Let's just pause for a while and take this opportunity to recall blessings we received. A blessing or two that God has given to us this week. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's give the Lord a big hand. Thank you, Lord. Thank you. Woo! Thank you, Lord. Today, we are 496 attendees. Praise be to God. Kahit hindi na anniversary, puno pa rin. Thank you so much. Now, next week, we are going to start a brand new series. Were you blessed by this series, itong Gospels? And the next series will surely bless you. Let's watch this video para malaman natin kung ano yan. Palakpakan naman natin. That will be our brand new series entitled Leadership. It's all about leadership. Ito po ay para sa lahat. Lalo na kung kayo ay boss, kung kayo ay leader sa eskwela, kung kayo ay nanay, tatay, or kahit na hindi pa kayo leader, naniniwala ko we all have this ability to lead and influence others. So lalo na mga kabataan, habang bata pa kayo, please attend this because you will really learn a lot, especially it will prepare you when you become leaders in the future. Tapikin mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, huwag kang absent. Yan. Magagandang series na naman yan. Now, I'd like to call on all the PUP Taguig students. I would like to ask you to sign up now for our campus life missions. And if you are interested in bringing the feast to your campus in PUP Taguig, punta lang po kayo sa labas, look for Kenneth Flores. So, ang goal natin, hindi lang papuntahin dito yung mga tao, tayo mismo pupunta doon sa mga campuses natin, especially sa mga kabataan. So, kung ikaw ay taga-PUP Taguig at gusto mong mag-serve doon, gusto mong dalhin ang feast doon, makipag-ugnayan lang, makipag-coordinate kay Kenneth Flores, kay Kuya Kenneth, nandun siya sa labas after this session. Ayan. Another announcement, I'd like to call on all the youth out there. You are going to have a youth hangout this coming September 16, 3 to 5 p.m. Ang title po ng inyong youth hangout is hashtag ATM. Ayan. How to properly react on social media. Saan po gagawin? Sa Mary Mother of Good Counsel pa rin. Registration fee is just 20 pesos. Ayan po. This will happen next Sunday. Ayan. Now, can I see a raise of hands if it's your first time to attend the feast? Taas buong kamay ng first-timers. Ayan. Palakpakan po natin sila. Welcome to the feast.
Thank you po for coming. Salamat po yung mga nasa taas. We'd like to pray for you. Just stand up wherever you are. Sige po, tayo lang po kayo. Yeah, palakpakan po natin sila. Thank you so much. We'd like to pray for you. Yeah. Just bow down your heads. Stand our hands towards them, brothers and sisters. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, we praise and we thank you for the gift of new people here at the feast. Thank you, Lord, for bringing them here. We hope and pray, O God, that you have spoken to them a powerful word, a word that will hopefully transform and change their lives for the better. I pray, O God, that you show yourself and reveal yourself to them this coming week. Make them feel loved, O God. Answer their needs in every area of their lives. And Lord, I pray as well that you lead them back here next Sunday and the Sundays after that so we can love them and they can be nourished by your word here in Feast SM Bikutan. This we pray and claim in Jesus' name. Amen. Amen. Welcome to the feast. Salamat po. Yeah. First timers, meron po kaming inaabot sa inyo na welcome stubs. Our ushers are giving that to you. That welcome stub will entitle you to a welcome gift. May regalo po kami sa inyo which you can claim here. Dito po, sundan nyo lang po itong banners ng welcome new attendees. Ayan. Ito, yun nandito sa malapit sa fire exit. Sundan nyo lang po sila and they will lead you there backstage. We will welcome you there and we will give you our gift. Maraming salamat po. Let's give a big hand again to our first timers. We hope that you make this your Sunday habit. Can I invite you to stand up, brothers and sisters? Sa mga gusto pong magpa-pray over, meron pong pray over ministers tayo on this side after the final song. Yeah. Can I invite you to lift up your offerings? Lift your envelopes up. Let me pray for our giving. Father in heaven, we praise and we thank you for the gifts, for the blessings, for the grace that we have received for the past week. Truly, O God, ang dami naming biyayang natanggap. Maliit na bagay lang po ito kumpara sa mga ibinigay mo sa amin. But just the same, Lord, we are saying thank you to you through our gifts, through our giving, through our tithes, O God. Use this for the greater glory of your kingdom. May this be used so that more people will be led closer to you. And we pray, O God, that you return this to your faithful servants, generous people who give to you week in, week out to help those who are in need. And I pray, O God, that you abound in them. Return this to them 100-fold. This we pray and claim. In Jesus' name, amen. Come, brothers and sisters, we join your hearts, give your tithes and love offerings to Jesus. All right, so for one last time as we give our love offering, let's continue to give glory and praise to our God. Come on. As we all sing, salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Your love goes on. When the world, when the world gives way, you carry us, you carry us, and your endless grace, you cover us, you cover us. Your love is relentless. Your love is relentless. Thank you all for coming. We will see you next week. Have a great Sunday.